Hello po sa lahat. Linggo po ngayon pero pinapa-overtime ako ng aking bisor para baklasin tong kanilang lumang centralized aircon. Wala akong idea kung ano ba talaga to. Wala naman ako experience sa ano eh. Easy. Pero alam ko, aircon to. Sa refrigerated. Yan. Centralized siya. Hula, knowledge ko din, centralized siya kasi mula dito sa main, sa AC niya mismo ay laki ng pipes taas. Hanggang doon. Layo niyan. Buong building. Maliit lang kung tingnan ang building na to. Pero mayroon palang sa kabila pa. Ito yun. Nirenovate namin isang linggo. Binaklas ang mga dingding, mga lumang gamit, lahat. Yun. Kaya ang trabaho ko dito ay hindi factory worker. Kasi kadalasan factory worker mas production. Steady ka lang sa isang kumpanya or dalawang kumpanya. Dito trabaho ko dito kumbaga kahit na anong trabaho alam ko hindi gagawin ko kung ipapatrabaho doon lang ako kumukuha ng knowledge sa mga experience ba yan lang yan yung motor nya ito yung motor nya. Ba yun? Hindi makikita. Yan. Nakalagay dyan. Refrigerating compressor. Dalawang refrigerating compressor. Ang motor niya ay 7.5 kilowatts. Ano yan? 2P. Hindi ko alam yan. Wala akong knowledge sa mga ganyan. So, kahit nga meaning ng HP horsepower hindi ko alam kung HP horsepower pero ang horsepower hindi ko ma-identify hindi ko mabigyan ng meaning kung anong HP horsepower yan yan knowledge ko dito kasi minsan ko na itong binuksan. Hindi pinatuloy dati ng aming supervisor kasi sabi ko maybe may laman pa kasi sabi niya matagal na daw kahit na matagal na yan basta hindi nabubuksan may laman yung sabi ko hangin compressor pero yun lang siguro ko compressor may laman yan maybe hangin yun ang alam ko wala akong alam dyan. Pero duda ko sa isip ko kasi hindi ako sigurado, hindi ko sinamisan niya. Baka may preyon ito sa loob. Mga ibang tangke eh. Yan yung pipe niya sa loob. Yan yung pipe niya oh. Pinakamalaki niya nasa 2 inches. Pinakamaliit nasa 1 or 2 or 1 and a half. Hindi naman diyo na yan. Nung tinisting kong buksan tong compressor ay yung tangke dati sumingaw to parang hangin pero hindi na pa naman na-fill yung lamig kasi hindi ko binuksan ng todo gawa ng gawa nga pre yun isa pa eh, nung time na yun naninigaril yung bisor ko dito kaya sabi nila doble ingat sa warp. Safety first. Priority ang safety concern. Kaya pag hindi sigurado, may doubt, magpagpatuloy. So wala akong sure noon. Sumasabog ba ang flammable or hindi? Ay ang sumasabog ba ang
Prion or hindi. Sigurado ko na. Sinara ko lang pabalik. Rest. Safety. Sabi nga nila karamihan, doble ingat sa work daw. Pero dito, pero para sa akin, ginagawa ko, hindi lang do-doble. Kailangan. Sabi nga eh, daig ng marunong ang magagaling. Doble ingat lang sa trabaho. Kahit anong pinapagawa, hazardous, dangerous. Hindi ako mahilig mag-complain. Kasi ikaw nga alam mong hindi safety. Sila pa kaya. Lalo na dito, hindi kagaya sa Saudi. Sila dito, malaking tiwala ako eh. High school nila dito, 7 years, may 2 years vocational. Yun ang pagkakaalam ko, yun ang knowledge ko dito sa kanila. Kaya mas marunong sila kaysa sa mga high school sa Pilipinas. Kaya buto ako sa K-12, buto ako dun. Hindi naman ako minamadali, pero sinabihan ako, pag nabaklas mo yan lahat, patulong ka pagbaba sa mga Vietnamese, ibenta natin para may pananghalian daw kami. Kaya kailangan makapagbaklas ako ng kahit konti para pambili namin ng lunch.